At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pangatlong kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Encantado, dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Nagmapansin na mag-asawang Sola at Mahir na parang wala pa sila sa loob ng kanilang bahay ay pinuntahan ni Sola sa silid ng anak. Pero hindi nakita doon hanggat narinig nila ang sigaw ng kanilang anak sa labas. Kaya agad silang lumabas para tignan kung ano ang nangyari kay Lama. Pero hindi rin nila nakita sa higaang bato. At habang hinahanap nila, ay narinig nila ang tinig ni Lama na nasa loob lang pala ng bahay. Kaya nagtaka sila. Kinabukasan, nagpunta si Lama sa paggamutan na kinaroroonan ni Shambana. At nagkumirot ang mga paada kaibigan ay hinapis niya at napansin nilang kumislap sa kamay niya at gumaling kaagad si Shambana. Sa sumunod na araw ay nakagat ng makamandag na lakdan si Mahir at inuwi ni Sola sa bahay nila at nagamot din ni Lama ang aba na parang walang nangyari. Masaya sila dahil may kapangyarihan na nakakagamot si Lama. Subalit, nagagamba sila na baka galing sa masamang espiritu ang kapangyarihan niya. Isang araw, habang lula ng karosa nila, ang mag-inang aman at Reyna Rinas ay biglang may nakita silang tumawid na anino sa daan. At sinabing, Encanto. Ina, masamang-masama na naman ako kay Ama. Wala na akong ginawang tama para sa kanya. Lagi mo kasi siyang sinasagot. Kaya galit na galit sa'yo. Nakakaisin kasi ang Ama eh. Malit lang na bagay sinisigawan ako. Kahit nakaharap ang mga kaibigan ko. At minsan eh parang gusto ko nang mamatay para wala na siyang pagagalitan. Anak, huwag kang magsalita ng ganyan. Suyuin mo ang iyong ama. Mabait naman siya sa iyo ah. Kaya lang, ikaw naman kasi itong gumagawa ng sanhi ng ikagagalit niya sa iyo. At sabihin ni Nina, parang ang layo ng loob niya sa akin. Ina, may itatanong nga ako sa inyo. At sabihin mo nga sa akin ang totoo. Anong totoo ang itatanong mo, anak? Si Haring Kamranga ba talaga ang ama ko? Anak! Abed! May biglang tumawid sa daan! Ah? Masasagasan! Ah? Masasagasan! Ah? Encanto, ino! Lumang kayong malaking tipak ng bato! Ano nangyari? Aray ko. Anak, anong nangyari sa'yo? Ina, ang mga pako, lamali at... Oo nga, saklolo! Tulungan niyo kami! Isugod niyo kami sa pagamutan! Tulong! Tulungan niyo kami! Ah!
Lama na, gumising ka. Anak. Ina. Anak, nananaginip ka. Parang masama yata ang napanaginipan mo. Opo, ina. Nakakatakot ang napanaginipan ko. Akala ko, totoo na. Eh, bakit? Ano bang napanaginipan mo, anak? Ina, may nakasalubong daw ako. Isang binata. Tapos nakipagkilala sa akin. At habang nag-uusap kami, biglang may isang binata rin na gustong papatay sa kanya. Kaya napasigaw po ako. Ay, naku. Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Ah, sige, matulog ka na uli. Ayan o, mahimbing na ang tulog ni Shabana. Ina, palagay ko, mahihirapan na akong makatulog uli. Buti pa, magkwentuhan muna tayo habang hinihintay ko ang pagdalaw ng antok ko. Ah, sige, magkwentuhan tayo habang hinihintay ko rin ang pagdating ng itay mo. Sola, Lama, naku. Maher, anong nangyari sa'yo? Bakit ngayon ka lang dumating? Naku, yung lalaking naka-aksidente kay Shabana, ayun, sinugod sa paggamutan. Nagkadurog-durog ang kanyang mga buto. Nakahanda na po ang pagkain ninyo. Kumain na po kayo. Salamat raw. Nasaan pala yung magina? Umalis po sila, mahal na hari. May pupuntahan yata ang kaibigan si Reyna Remas. Kasama ba si Amat? Opo, mahal na hari. Alin ang karosa ang ginamit nila? Yung bagong gawang karosa po ni Prinsipe Amat, mahal na hari. Ano? Yun ang gagamitin ko. Eh, dahil hindi pa gumagaling ang kabelyo ko, anong sasakyan ko ngayon? Talagang sobrang perwisyo na ang ginagawa ng abad na yun sa akin. Mahal na haring Kamran, may masamang balita po na ipinarating ng paggamutan. Anong masamang balita na ipinarating sa akin ng paggamutan? Ano kawan? Mahal na hari, ayon sa kalatas na ito, ayan o, nasa paggamutan pala ang mahal na Rina at si Prinsipe Amad. Ano? Bakit sila nandoon? Anong nangyari? Mahal na re, huwag sana kayong mabibigla. Ayon sa kalatas na ito, ay sinugod silang dalawa doon dahil naksidente sila doon sa daang paakyat sa bundok ng Alsuda. Ano? Sumpa ng mga diablo sa langit! Mahal na hari, kumain po kayo habang mainit pa po itong inihain ko. Rawan, tagpan mo muna yung inihain mo. Kailagang makapunta ako kaagad sa paggamutan. Ha? Bakit po? Sinong nasa paggamutan, mahal na hari? Nadisgrasya sila Reyna Remas at Amad doon sa daang papunta ng bundok Alsuna. Kumusta na ang lagay mo, asawa kong Reyna Remas? Alin ang napinsala sa'yo? Huwag kang mag-alala sa akin, Kamran. Nabugbog lang ang katawan ko. Buti na lang at may una na akong daladala. Kung hindi, baka namatay na kami. Pero si Amad, nabali ang isang paa at isang kamay dahil naipit sa lakas ng aming pagkabangga sa malaking tipak na bato. Ang mahalaga sa akin ay ligtas ka. At wala akong pakialam sa kanya. Kamran, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Kailangan ng anak natin ang tulong. Kawawa naman kung hahayaan lang natin siya sa ganyang kalagayan. Mas gugustuhin ko pang malumpo siya para hindi na siya makagawa ng kalokohan. Parang awa mo na, Kamran. Pagpasensyan mo na ang anak mo. Kailangan niya ang tulong ngayon.
Pinipilit ko ang sarili ko para mahalin siya. Pero anong ginagawa niya? Lahat ng ayaw ko ay ginagawa. Ayaw niyang makinig sa mga sinasabi ko. Kaya bahala na siya sa buhay niya. Para sa akin, mas mabuti pang mamatay na siya. Oh, kamrad! Oo, Rimas. Nasaan ba yung manggagamot? At sasabihan ko siya, nalasunin na lang niya si Amat para wala ng perwisyo sa buhay ko. Ano? Oh, mahabaging ala. Tama na, Kamran. Tama na. Baka marinig ka ng anak natin. Mas mabuti kung marinig niya. Para alam niya na galit ako sa mga ginagawa niya. Sabihin niyo sa manggagamot na panagpapagalingin na niya ako. Hirap na hirap na ako, ina. Ayoko pong maging inutil. Huwag kang mag-alala, anak. Gagawa ako ng paraan para magamot ka na. Pupuntahan ko ang lahat ng mga kaibigan ko para makahingi ako ng tulong sa kanila. Sige na, ina. Kumilos ka na kaagad. Talagang hirap. Oo, anak. Gagawa ko ng paraan para magamot ka sa lalong madaling panahon. Ayaw kitang magkitang ganyan, anak. Parang nadudurog ang puso ko. Sige, Naina. Kumilos ka na ka. Oo, sige. Aalis na ako. Rawan, ikaw na munang bahala dito, ha. Bantayan mo si Prinsipe Ahmad. Opo, mahal na Reyna. Ako na po ang bahala sa kanya. Oh, sige. Aalis na ako. Dito ka muna, anak ha. Sirawan muna ang bahala sa iyo. Ko ang mga paa ko at isang kamay. Ang sakit. Rawan, aprusin mo. Sige na. Oo po, mahal na prinsipe. Sandali lang po. Nasisilaw ako. Anong nangyari? Biglang na walang kirot na naramdaman ko. Magaling na ako! Yabana, parang nakaganti ka na rin sa lalaking naka-aksidente sa inyo. Nabahala rin pala ang isang paa at isang kamay, sabi ni Ama. Nadurog pa raw ang mga buto niya sa sobrang pagkakaipit. Alam mo, hindi ko naman hinangad na ganun ang mangyari sa kanya eh. Ang hiling ko lang sa kanila noon ay tulungan ako para magamot ako at makalakad pa. Pero tinalikuran nila ang kanilang pananagutan. Ngayon, naranasan din niya ang naranasan mo. Ano kaya kung dalawin natin siya sa pagamutan? At subukan mong hapusin ang paa niya, baka magamot mo siya. Gustong-gusto ko ang makatulong, pero salbahi siya. Kaya sa halip na tulungan ko, wag na. Baka hindi rin tatalab o gagana sa kanya ang aking kapangyarihan dahil masamang tao siya. Lama! Lama na! Ha? Si Ama nandyan na. Ano Lama. Kayang nakalat niyang balita? Lama! Shabana, galing ako sa bayan. At alam ninyo, nakita ko si Prinsipe Ahmad naglalakad na papuntang paradahan ng mga pampasahirong karusa. Kasama yung bagong dama nila, si Rawan. Ano? Nakakalakad na siya? Paano nangyari yun?
baka naman hindi siya ang nakita nyo. Imposibleng gagaling na siya kaagad. Kayo pang nagsabi na durog ang buto ng isang panya sa pagkakaipit nang maaksidente sila ni Reyna Remas. Nako, siguradong sigurado ako na siya yung nakita ko, anak. Si Prinsipe Amad yun. Eh, paano nangyari yun? Paano? Halika, Shabana. Samahan mo ko. Punta tayo sa pagamutan at tignan natin kung nandun pa si Prinsipe Amad. Halika! Kaya, tumahibig ang bahay nang wala ng Amad. Sana hindi na siya magamot ng mga manggagamot. Wala kaming ganung halaga para magamot siya. Eh, itong si Rimas ang naghahanap ng paraan para makalikom ng malaking halaga. O, dako, kung ako lang ang masusunod, ayaw ko nang ipagamot ang gagong yun. Teka. May dumating na karos. Baka si Rimas na. Baka inihatid ng kaibigan niyang nautangan niya. Pagkinawan, dalhin mo na itong ilang damit ko. Opo, mahal na Prinsipe Amad. Ha? Teka. Parang si Amad yung dumating. Masilip nga sa bintana. Opo, mahal na Prinsipe. Ha? Siya nga. At kasama si Rawan. Oh, totoo ba itong nakikita ko? Si Amad naglalakad. Eh, paano nangyari yun? Papaano? Ang lindi ka. Sana namatay na. Alam ko naman kapangyarihan ka. Ikaw ang nagpagaling sa akin. Maraming salamat sa iyo, Rawan. Huwag kang magpasalamat sa akin, mahal na prinsipe. Ha? At kanino ko magpapasalamat? Wala nang ibang nakatulong sa akin kundi ikaw. Mahal na prinsipe. Ha? Tinititigan ako ng babae ito. Ganun na pala niya, ha? Parang inaakit ako ng mga mata niya. Umanda ka. Kung tutuksin mo, pagbibigyan kita. Sige, mahal na Prinsipe Amad. Pagbigyan mo lang ako. Hindi ako magagalit sa'yo. Ha? Alam mo ang nasa isip ko? Oo, mahal na Prinsipe. Lahat ng nasa isipan mo, alam ko. At handa akong magpagamit sa'yo kung kailangan mo ako. Ron? Prinsipe Amad, sige, gawin mo ang gusto mong gawin sa akin. Prinsipe Amad. Hindi ako makatulog. Pakiramdam ko ay parang may mamutang nakamasid sa akin. Lama, anak! Gising ka pa pala. Matulog ka na. Opo, ina. Ayan, salamat. Dinalaw din ako ng antok ka. Sige na. Pumasok ka na sa silid. Maghahating gabi na. Opo, inay. Matutulog na po ako. Parang may tao sa tapat ng pinto ang bato. Sino kaya yan? May nagbukas ng pintong bato. Sino ka? Sino ka?
Sino kaya ang nagbukas ng pintuan? Magiliw naming tagapakinig. Abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Encantado, dito sa ating dulang. Mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Mayra Abrihal Narnola, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.